Kumisan mayroon tayo pong mga nakikita, mga 25th wedding anniversary, mayroong renewal of vows. Isang 50 pa, talagang long happy life together. Not always exactly happy, but at least there's togetherness. Bakit po may mga renewal of vows yung mga ikinakasal ng mga anniversaries nila? Why is there a need for renewal for anything at all? We need renewal because life can have errors. Pwedeng magkaroon ng mga pagkakamali. Life can have falls and failures. Therefore, renewals are to be desired for. Dapat may binabago at may pagkakataong magbago at may pagkakataong baguhin at maitama ang mga dapat itama. Sa atin pong buhay spiritual, we need renewals also. A lot of them. Today, we're going to discuss renewals to enjoy. Spiritual renewals to enjoy. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your mercy, for your kindness to us. We thank you, Lord, for who you are, that you are our Savior. You are our shepherd, our banner, our healer, our teacher, our friend. And the one who renews us. Lord, we commit this activity to you that you may be our speaker. Tingnan niyo po ang aming puso, Panginoon, kung meron pa na natitira mga sagabal para lubos niyo kami mapagpala, maitaas namin ang iyong pangalan at dumalo yung pagpapala sa aming buhay, sinusuko po namin. Patawarin niyo nga po kami. Cover us, Lord. Wash us with the blood of Jesus Christ. Make us clean, not because we are, but because of your grace and because of the blood of your Son, Jesus. Enable us to come to you, Father. Open up your heart to us. Lead us, teach us, speak to us. And in the name of Jesus, we reject all work of evil, all presence of evil, all lies and deception, we reject. And we ask for wisdom to know all this so we can reject all the work of the evil one. Lord, be our speaker. Lift up your name. Lead us unto greater godliness. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Renewals to enjoy. Ano po ba ang mga great renewals that we should pray for? Marami kasi yan. And there are great renewals that we should pray for, that we should work for, have, and enjoy in our lives. Unang-una po, a renewal in the steadfastness of our spirit. We should have and enjoy renewal in steadfastness. Kailangan po yung pagiging tapat, pagiging masaya sa Panginoon, pagiging lagi nang merong excitement, magiging matapat. We need that. It is a renewal we need. Steadfastness in spirit. Pwede kasi tayong manlamig. Pwede po tayong tamarin sa ating spiritual life. Merong nawawala ng gana, merong nawawala ng sigla. Nakakapagtaka ko minsan para ang init-init sa Panginoon, gustong-gustong maglingkod, nagbo-volunteer, gustong talikuran lahat ng kasalanan, gustong ang gawin lang ipuro kabanalan. Tapos you wake up one day, na parang unti-unti kang nanlalamig, tinatamad, at bumabalik sa dati. That's why that kind of steadfastness in spirit must be renewed all the time. Psalm 51 verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So ito po mismong psalm ang nagsasabi sa atin that we can pray for such things. That steadfastness in the spirit has to be renewed. That this is prayed for, that this is an act of God. So hinihingi po natin na baguhin yung ating pagiging masigla, matapat, focused on the Lord. That too is a spiritual gift. I wonder, brothers and sisters, if you are praying for such things. But you may, as we have seen in Scripture, renew a steadfast spirit within me. Hinihingi po natin sa Panginoon yung ganon. Parang sa mga mag-asawa, you have to renew your love for each other. Sa mga magkaibigan, sa magkamag-anak, you have to continuously renew your love. Otherwise, nauubos, nawawala. Parang withdraw ka ng withdraw, kailangan magkaroon ng deposit para magkaroon ng bago uli. And the Lord can give that kind of renewal. What else? What other renewal must we enjoy and seek? Strength. Kaya nga ang tao nagpapahinga pagpagod na para magkaroon ulit siya ng bagong lakas. Lalong-lalo naman sa spiritual na lakas. Kung tayo po ay nagkakaroon ng maraming temptation na dinadaanan, nagkakaroon ng maraming pagsubok, nagkakaroon ng maraming difficulties kumisan, kailangan marinyo ang ating strength. Nakakapanghina rin yun. Pag marami tayong ginagawa in a spiritual way, nakakapanghina rin. We have to be renewed.
Kaya nga ang Panginoon sa kanya pong 10 utos, nagbigay ng utos na kailangan magpahinga. Ipinagpapahinga ang lahat, maging ang mga gawa ng kabanalan, nagpapahinga yon kasi kailangan ma-renew. Isaiah 40, 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So ito po ay napaka mga, kumbaga, isipin, abnormal na mga bagay. Can you imagine that you will run and not become tired? That you will walk and not be so weary to the point that you might faint? Sa Israel po kasi, ang init-init pagka summer, maglalakad ka, pwede kang himatayin, magsa sunstroke, mag-heat stroke, pwede kang matumba na lang bigla. Pero sabi, those that hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. At wala naman tayong kilalang ibon na nakakalipad ng kasing taas ng agila. Kaya sinabi, pwede daw makalipad ng ganong taas. Yung mga iba sinasabi, hindi ko po kaya yan, hindi ko kayang magbago, hindi ko kayang maging banal, hindi ko kayang i-maintain. Pero sinasabi na nga, those that hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Nagkakaroon ng mga spiritual na mga himala, yung hindi mo kaya, nakakaya, sapagkat merong pag-asa. The key word here, brothers and sisters, is hope. If you will review Isaiah 40, 31, those who hope in the Lord will renew their strength. So hope is the key word. Why? Those who have hope have strength. Naranasan nyo na ba na parang may problema kayo, ang gulo-gulo, hindi nyo maintindihan kung anong solution? Kung saan kukuha ng paliwanag, kung saan kukuha ng katwiran, saan kukuha ng magagamit para masolve ang problema, parang nakakapanghina. Pero, biglang nakakaroon ng pag-asa, may darating na tao, magbibigay ng linaw, magbibigay ng pag-iisip na nagpapalinaw sa ating pag-iisip din, o kaya may ibibigay na isang bagay, biglang nagkakaroon ng pag-asa. At pag nagkakaroon tayo ng pag-asa, tayo ay lumalakas. Kailangan ang tao may pag-asa. That's why we must hope in the Lord. Hindi sinabing hope in yourself, hope in other people, hope in things. Kasi kung umaasa lang tayo sa bagay, sa sarili, sa ibang tao, madalas mabibigo tayo. At ano mangyayari? Manghihina tayo. Kung inaasahan mong tao, bigla kang binigo, binuo mo na lahat ng pangarap mo sa paligid niya, tapos biglang hindi pala siya ganun, o na nag-fail siya, edi guguho ang iyong buong pangarap. That's why we should build our dreams around the Lord. We should build our aspirations around Him. Because the moment you build your dreams around one person, when that person collapses, your whole dream, your whole world, your whole future will collapse as well. Kaya dapat inuuna ang Panginoon. So those who hope are strong. Lalo na those who hope in the Lord. And this is one of the greatest gifts that we can give to people. Hope. Yung may inaasahan. Ang tao habang may inaasahan pa, hindi pa siya nagsa-self-destruct. Habang may inaasahan pa siya, gagawin pa niya ang magagawa niya. Ang taong naninira ng kapwa, naninira ng sarili ng lubos-lubos, yung wala nang inaasahan pa. Parang wala nang pag-asa. But in God, we have hope. So hope is strength. At lalong-lalo naman, hope in the Lord is strength. Hope in the Lord and you will renew your strength. Sa Kanya tayo aasa, sa Kanya tayo hihingi ng justice, sa Kanya tayo hihingi ng grace, sa Kanya tayo hihingi ng pangunawa, sa Kanya tayo aasa. Hindi sa tao, hindi sa bagay. The strength from the Lord overcomes even natural law. You will run and not grow weary. You will be able to accomplish things beyond your expectation, beyond your record. So record-breaking ang mga gagawin natin. What other renewal should we seek from the Lord? The renewal of the good old days with God. Isa na din again, the good old days. Mabuti pa nung araw, the good old days. Sa scripture, meron din yan eh. Lamentations 5, 21. Restore us to yourself, O Lord, that we may return. Renew our days as of old. In other words, ibalik niyo po yung mga dating nangyayari nung araw, the good old days. Those olden, those past days were good. Renew those days. Renew the good old days. Renew old, loving, sweet, and close relations. So hinihingi din natin sa Panginoon yun. Renew our days as of old. Ano yung old? Days that were good. Days that were spiritually plentiful. Days that were spiritually uplifting. Kung isa nakakaranas po tayo ng mga very, very
uplifting experiences. Pagkatapos mamaya mararamdaman mo, parang ang bababa ng spirituality ko ngayon, mabuti pa nung araw. Kaya ang sinasabi, Lord, renew our days as of old. Those nice days. Hinihingi yun sa Panginoon. This is an act of God that you can ask for. Na ibalik ang mga dating magagandang araw. Araw of spirituality. Days of peace. Days of hope. Days of spiritual excitement. At yun pong mga nakaranas na bumaba yung spirituality, alam ang ibig sabihin ng verse na ito. Yung sabi, Panginoon, ibalik niyo po, i-renew niyo. What else should be renewed? We should enjoy the renewal of God's fame, of God's deed, and God's mercy. Habakkuk 3:2, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds. O Lord, renew them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. So ano dito naman ang hinihingi ng renewal nung nagdarasal sa Panginoon? Yung mga panahon that the Lord was very famous because of His deeds, because of His mercy. In other words, Lord, nabalitaan po namin ang pagkilos niyo sa aming mga ninuno sa panahon ng mga sinaunang nakaraan na kayo ay nagpabuka ng dagat, kayo nagpaulan ng pagkain, nagpabangon kayo sa mga may sakit, nagpagaling kayo, nagbigay kayo ng proteksyon. Renew niyo po, Panginoon, sa aming buhay yon. Maranasan din namin ang ganung mga himala. Subalit ang mga himala po naman, hindi exactly the same form, but it can be the same spirit. Na kumisan, hindi ka nakakakita ng taong patay, biglang binuhay, pero yung ba namang taong walang pag-asa, wala nang saya sa buhay, biglang nagkaroon ng saya, nagkaroon ng pag-asa, ganun din yun, patay na nabuhay. Maari hindi ka na nakakakita ngayon ng mga dagat na hinahawi para katumawid, pero yung mga problema mong parang imposibleng masolve, nagkakaroon ng mga solusyon, nakakadaan tayo, lumalampas, yun din yun. Kumisan sasabihin na iba, mabuti pa nung araw ang Diyos mapaghimala eh. Pero ngayon hindi na. No, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya lang yung form ng kanyang mga pagkilos ang nag-iiba-iba. Parang damit. Sinasabi mo, mga tao ngayon hindi na marunong magdamit. Mabuti pa nung araw, balot na balot. Ayan, nakadamit pa rin sila. Na iba lang nga ang size at kulay at shape ng damit. Ganon din yun yung form, napapalitan. So yung form ng pagkilos ng Panginoon, yung mga miracles niya, nangyayari pa rin. Kung ibubuka po natin ating mata, malalaman natin marami pa rin siyang mana na pinapaulan mula sa langit. Kita niyo lamang, kayo'y nandyan, ako'y narito. It is a testament. It is a testimony and it is a proof that God continues to send us food from heaven. Yung iba nga, overweight pa. Sa dami nang nakakain. Isang ebidensyang talagang marami nga. Pagkatapos, nakikita natin yung dati tayong walang kabuhay-buhay, nagkaroon ka ng sigla, nagkaroon kang pag-asa, di ikaw yung dating patay na binuhay. Maraming himala ang Diyos. At ang sabi ng panalangin, i-renew nyo po, ulitin ninyo yung ganung mga himala. In other words, kung lalaliman po natin marahil ang pagbasa ng ibig sabihin nito, ibukas nyo po ang aking mata at nang makita ko naghihimala pa kayo. Hindi yung nakalagay lang sa Bible na parang cartoon na obvious na ito yung himala. But help me see, beyond the abstract, beyond the very, very subtle. Kasi subtle ngayon ang mga dealings ni Lord sa mga tao, hindi katulad nung araw, talaga bumubuka yung lupa, kakainin ka, sasara uli. Pero meron ngayon mga ganong phenomenon na para ka rin inilibig ng buhay, kahit ikaw ay buhay sa planetang ito. Spiritual abstractions must be understood. Renew the great deeds that God was known for. That was the prayer was all about. In other words, this kind of renewal is again an appeal to God's another renewal that's very important in our lives. At siguro kung merong isa dito sa lahat ng isa-share natin ngayong umagang ito, sa panahong ito, ito po ay napakahalaga. The renewal of our first love. Ano ba yung first love na yan? Revelations 2:2-5, nung sinusuri ng Panginoon ang seven churches in Asia, I know your deeds, sabi niya sa church at Ephesus, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, but you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. So sa biglang tingin, puro pagpure sa church sa Ephesus ang mga sinabi ng Panginoon. Yet, I hold this against you. Pero meron ako ekang isang hindi masaya tungkol sa inyo, isang sakdal. You have forsaken your first love. Remember the height
the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ano pong pinag-uusapan dito? Pinuri ng Panginoon ang church at Ephesus for hard work. Kilalang kilala daw ang church na ito for hard work, for perseverance, for intolerance of wicked men. Hindi nila natotolerate, hindi nila pinapayagan na kumilos at na mamayani yung mga mali. And they were testing the apostles. Apostle ka nga ba? O hindi. Hindi sila bigla-bigla na lang naniniwala. And they were known for enduring hardships and for not growing weary. All works, all services, all ministries. And you would say, wow, parang awarding ceremony. Yet, God had something against them. God was looking for the first love. Ano po ba yung first love? Kung kayo po ay Kristiyanong mahigit ng 2 taon o 3 taon, naranasan nyo siguro na nung unang-unang tinanggap nyo si Kristo sa inyong puso, nung mga unang mga linggo at mga buwan, para kayong nasa honeymoon with the Lord. Wala kayong gustong gawin kundi magbasa ng Biblia, umawit ng mga makalangit na mga awitin. Wala kayong gustong gawain kundi sumama sa church, maglingkod. Willing na willing kayo magtiis, mahirapan, magpatawad, humingi ng tawad, maging humble, magmemorize ng mga verses. Puro si Lord ang topic, yun ang first love. At sabi niya sa Ephesus, o sige, ang sipag-sipag nyo, ang galing-galing nyo sa doktrina, ang dami-dami nyong gawa, kaya lang, nasan ang first love? Nasaan na yung panahon na kayo ay nananalangin, na kayo ay napaka-espiritual? Kasi alam niyo po kumisang, pag tumatagal tayo sa ating pananampalataya, lalo't nagkakaroon ng mga ministries, puro activities ang nangyayari, pero wala ng kabanalan. Kumisang ka sa dami ng activities, nag-aaway-away pa yung choir, nag-aaway-away pa yung mga teacher, nag-aaway-away pa yung mga leader, yung mga pastor, kung marami, nagkakagulo-gulo pa, nag-aagaw-agawa ng gagawin, ng credit. Kumisang nangyayari ang ganyang bagay. Sabi ni Lord, o andyan, dami-dami niyong gawain, hihirap na hirap kayo, ang pagtitsagaan niyo, kilalang-kilala sa kalaganapan, pero nasa ng first love, nasa inyong spirituality. You are very busy working for the kingdom, but where is your time for the king? Where is your time with the king? Kaya hinihingi ng Panginoon, first love, at yun ang dapat nire-renew. Parang yung mga mag-asawa, nung araw, nung magnobyo pa lang, o nung honeymoon, pag nakaupo sa harap ng kotse yung isa at nasa front seat, nasa likod yung isa, mag-holding hands pa kahit nakakapagod. Matutulog lamang yung magkapulupot, no? Kailayo-layo ay kailalagkit magtinginan. Pero nung tumagal na, 10 years, 20 years ng kasal, kahiwalay na lang kama, hindi ako makatulog ang likot mo, no? Hindi na, wala na mga pa-sweet-sweet, wala na mga pa-flower-flower, sabi, puro gulay na lang, iluto mo yan. Mabuti yan, napapakinabangan. Wala na mga bulabulaklak. So, sabi ni Lord, nasan yung first love? Hinihingi niya pala yun. Kung papansinin niyo po, ito ay yung isang bagay na tao ang hinahanapan ng Diyos ng renewal. Sabi ni Lord, renew your first love for me. Yung iba, puro ang tao ang humihingi sa Diyos. Lord, renew my strength, renew my steadfastness, renew your famous days, renew the good old days. Pero ito, isang hinihingi ni Lord. Sabi niya, renew your first love. Naiintindihan niyo ba? Yung first love na kadalasan kumisan, nakakalimutan na. Na pagbagong Kristiyano, puro Biblia ang dala, puro Bible study ang gusto, puro mag-worship. Pero pag tumatagal na, bumabalik na uli yung kung ano mga pinagbababasa, kung ano pinagagagawa. Nalilimutan na uli si Lord. Naaalala na lang kumisang paglinggo. Nagmamadali pa. Sabi ni Lord, renew the love you had at first. Yan ang una niyang hinahanap. Para mga wives po, marami talaga nagre-reklamo. Nung unang-una, sila'y pansin na pansin ang asawa nila. Pagkatapos ngayon, hindi na. Basta abutan na lang ng sweldo at uuwi si asawa. Kahit wala nang mga affection, wala nang mga kung ano-anong mga sweet nothing. Tapos sasabihin ng wife tuloy, love mo pa ba ako? Sabi naman ako, siyempre, pinakasal lang kita. Wow, thank you very much. Yun na lang pala yun. Pinakasalan ako minsan at habang panahon, understood na lahat ang lahat. Wala na yung first love. Naghahanap yung tao, naghahanap din ang Diyos. Tulad din ng reklamo ng maraming husband, sa pansin na pansin sila ng asawa nung una. Nung magkaanak, puro anak na lang ang pinansin. Yung husband doon na lang sa sahig natutulog o doon sa malayo, yung mga anak ang nakapaligid sa kanya para siyang inahing manok. No?
So, tampo-tampo rin. Naghahanap din yung mga lalaki na, nasa na yung first love na dating tayo? Ngayon puro anak na. Mamaya apo. Kita niyo po pati si Lord, naghahanap siya, no? Naghahanap niya sa atin yun. Kumusta po ang ating first love? The renewal of our first love. So, Ephesus was chided for having fallen. In spite of the services, in spite of the many good things that the Lord commended, Ephesus 4, sabi niya, remember the height from which you have fallen. So, nag-fall na yung Ephesus from this kind of height. Bumagsak na. Sabi nung araw, ang taas-taas ng spiritualidad mo. Ngayon, wala na. Puro na lang gawa. Puro action. Puro service. Wala yung love. So, repentance was called for. Do the things you did at first. At yan pong hinahanap ng Lord sa atin. Pag pumunta kayo sa mga dermatologists, ano bang ginagawa nila? Ine-exfoliate nila yung balat. Kinakaskas nila, kilagyan nila ng chemical para magbakbakbakbak at matanggal yung mga lumang balat o kaskasin ka na kung ano-ano mga buhangin, putik, lava, lahat na. Para tanggalin ang lumang balat kasi para lumabas yung bago, exfoliation. So nagkakaroon ng renewal. Kaya takang-taka ka, wow, mukhang batang bata ka pa. Ito nga, nagdudugo na ang pisingi ko. Kakikis-kis ko para gumawa akong bata, sabi naman itong isa. Pero kung ginagawa po sa skin yun, ina-exfoliate, at tayo mga Pilipino, ang galing natin yung maghilod. Yung mga bato, ng mga panghilod mo talaga, talagang galing na exfoliate, no? Ngayon, kinukopya na ulit tayo ng mga westerner na pahilod-hilod na sila. Dati na tayong may ganyan. So, pinaalis mo yung luma, pinapalabas mo lagi yung bago. Ganun dapat sa spirito. Tanggal tayo ng tanggal ng mga luma na dyan, yung mga hindi na maganda. Ayos ang ayos. Renew ng renew para lagi mukha tayong bata sa espiritu. Kaya sabi ng Lord, eh, you know, the kingdom belongs to such as this, the little children. Kaya dito dapat ang faith mo, childlike, parang laging bago, parang laging excited. This is important. Kahit yung mga nagpo-foot spa, nagmamanicure, di ba tinatanggal nila yung dead skin daw, yung old skin, merong renewal. At kung ang mga tao siguro, kadalas, kasing dalas man lamang mag-spiritual renewal na mag-foot spa, baka ang banal ng lahat. Pero kumisan mas madalas pa kasi ang naaalala lang lagi, yung baguhin ang baguhin yung nakikita, yung physical looks, pero nalilimutan ang espiritu. Search for areas in your life where renewal is needed. Ito ba sa steadfastness, yung talagang dikit na dikit tayo sa Panginoon, kapit ko kahit anong mangyari, hindi ka bumibitaw, o mga konting pagsubok, konting hirap, bumibitaw na tayo. Renewal of strength. Renewal of the good old days. The Lord's good old days with us and our good old days with the Lord. Siguro lahat mo naman tayo may maaalalang once upon a time at talagang mas masarap na relasyon kesa sa ngayon. Unless you're a very new Christian na talagang on honeymoon period with the Lord. At ano pa? To renew our first love. Pray for this. Kumusta po ang inyong prayer life? Ipinagpe-pray nyo ba ito? Vary naman your repertoire sa inyong prayer. Hindi puro give me this, give me that, give me this. Yun na lang nang yun. Ito mga hinihingi natin. Renewal of our steadfastness. You can ask for that. Renewal of our strength. Of the good old days with the Lord. Of the Lord's fame, deed, and mercy. And then, we should do something to renew our first love with the Lord. To spend more time with Him privately, in prayer, in meditation. Ibang-iba ang spiritual strength ng tao na merong quiet time. Yung talagang nananalangin, nagbabasa, tahimik sila lang ng Diyos ang nag-uusap. Marami nga pong mga nag-o-observe ng mga Kristiyano, they think that the first act, the first step of backsliding is when you stop to do your quiet time, your devotions. Dahil wala pa tayong nakita na backslidden Christian, na tuloy-tuloy ang devotion. Yung ba kung ano-ano ng kasalanan ang ginawa, sumuot na sa kung ano-anong mga gulo, tapos, teka ha, devotion time ko ngayon eh. Parang wala. Napakalaking sikreto yung nakikipag-niig tayo sa Panginoon, quietly, privately. So you should remove obstacles for renewal. Lahat ng hadlang, maaring schedule na magulo, ayusin ang schedule para ma-renew natin ang ating first love. Kung kailangan alisin natin mga tao na nakakagulo sa ating buhay, alisin sila. Mga schedule, mga pangarap, kung ano-ano pa. And you should position yourself, Christian, in the path of renewal. Because the blessings of the Lord are new every morning. Ganun ang naisip ni Lord na paraan kung paano mag-deal with us. Hindi one bigay tapos saka na lang, say you in heaven.
Kaya nga, give us this day our daily bread. Yung lumalapit tayo sa Kanya araw-araw, may renewal every day. Kailangan, mahalaga. Tayo po yumuko sa Panginoon at mag-isip-isip ng ganito mga bagay. Saang larangan kaya ng ating buhay tayo nangangailangan ng renewal? Especially, those that have to renew their first love with the Lord. That you remember that there were days when you were more thirsty for the Lord than now. May mga panahon na mas mainit at maalab ang pag-ibig niya sa Panginoon kaysa ngayon. But you want to ask to be renewed. You want to ask for renewal. You want to ask the Lord to touch you. To renew your steadfastness. To renew your fire. To renew your love. I'd like to pray for you. Sino man po ang nagsasabing, Lord, I need renewal. Tulungan niyo po ako, empower me, and may you renew your blessings to me. And I'd like to renew my love for you. Whoever would like to say this to the Lord, I'd like you to stand. We're going to approach the Lord. We're going to say, Lord, sorry po kung kami ay nakakalimot. Patawarin niyo po kami kung kami ay nalilibang. At ngayon tumatayo kami sa iyong harapan. Humihingi po, Lord, ng renewal. Privately, ask the Lord for the kind of renewal that you need, the kind of renewal that you want. Silently, be with the Lord. Aming Diyos, salamat po at maaari kami mag-review ng aming sarili. Salamat, Lord, dahil nire-remind niyo kami na gusto niyo kami ma-renew all the time so that we will have renewed strength, renewed steadfastness, renewed holiness, renewed love for you. But Lord, you know, and you remember that we are dust. On our own, we cannot do this. We ask for empowerment. Humihingi kami, Panginoon, ngayon ng pagbibigyan nyo ng kapangyarihan na kami man ay makakilala ng ganitong pangangailangan. Dampian mo po na mapagpala mo ang kamay ang aming mga ulo, Panginoon. Igawad nyo po ang iyong bendisyon sa bawat isang tumitindig sa iyong harapan. At kung ano at ano-ano man ang mga renewal na kailangan ng bawat isa sa amin, kayong nakababatid, Lord, according to your mercy, according to your love, may you give it to us. Ipagkaloob mo sa mga tumatawag sa iyo ngayon ang spiritual na kapangyarihan na ma-enjoy namin, Lord, ang ganitong mga patuloy na pagbabago sa aming buhay. At sa mga nakaranas, sa mga spiritualidad na higit na mas mataas, mas matamis, mas maganda noon kaysa ngayon, Panginoon, ipakita mo sa amin kung saan kami mga hakbang na lumayo, saan kami lumihis, anong mga mali namin ginawa, at kami napalayo at bumaba mula doon sa mataas na kinalalagyan. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa kakatagpuin niyo po, bibigyan niyo ng kaliwanagan. Makita namin kung anong mga dapat naming pag-atras na gawin, backtracking na dapat gawin, kung saan kami nagkamali ng liko ay bumalik kami doon sa pinagkamalian at itama ang aming buhay. Lord, may you renew our strength. And we like, Lord, to renew our first love for you. Not only today, but every day. Because that is what you had against Ephesus. Not only service, not only religiosity, but spirituality. First love for you. Love for you before anything else. Lord, ito po, ipagkaloob niyo sa amin. Lord, as we pray, and as we bow our heads before you, as we lift up our hearts before you, may your blessings abound. May your Spirit sweep this place, O God. Search our hearts. Fill our needs. Empower us so we can be renewed, we can be strengthened, not only for ourselves, but more importantly for your glory. And so that you may use us as blessings to people. Thank you, Father, for hearing this prayer. In Jesus' mighty name. Let's sit and remain seated and remain silent for a while. And let the Holy Spirit continue to speak to you. Let the Holy Spirit give you personal application of this message.